Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 5:24 PM. So, September 16, 2023. So, ayan, kaninang tanghali, kakagaling ko lang magpa-check up dun sa orthopedic doctor. So, ayan na nga, diba? Kasi nga yung pananakit ng aking decode, yung lagi kong naisishare sa inyo sa ating vlog. Nakailang pahilot na, nakailang tapos. Meron na rin akong pinagdaanan ng mga bone setter, pero akala ko magaling na siya nung galing ako kay bone setter, kaya lang hindi pa nga siya gumaling. So, siguro mga almost 1 month, nagpa-check up na naman ako. Ang sabi sa akin, naresetahan lang ako ng gamot, within 5 days na iinumin ko yung gamot. Kaya lang, pag hindi raw ako gumaling within 5 days, pag naubos nga yung gamot, so, magpa-orthopedic doctor na raw ako. So, yun na nga kanina. Kanina lang ako nakapagpa-orthopedic doctor. So, natutuwa naman ako kasi wala naman daw bukol. Kaya lang, binigyan ako ng request para magpa-x-ray. So, sa ano ko pa makukuha yung x-ray sa bukas. Kaya lang, pina-follow up ako ni Doc ng mga Martes kasi Tuesday and Thursday lang yung kanyang schedule dito. Kasi dito lang siya sa may amin. Malapit lang kasi dito yung hospital kung saan ako nagpa-check up. So, ayun na nga. So, bali, Martes ko pa malalaman at Martes pa niya mababasa yung x-ray ko. So, bali, ang gagawin ko, kukunin ko na lang yung aking result ng aking x-ray sa Martes na lang. Isasabay ko na lang siya sa pagbasa ng aking doktor. So, sana maging okay. So, naresetahan na naman ako ni Doc. Ang dami na naman mga gamot. Nakakaloka. Ang mamahal ng mga reseta ni Doc. So, sabi niya, mas mabisa daw yung nireseta niya sa akin. Compare mo dun sa nireseta sa akin ng doktor. Last check-up ko, yung 5 days nga na ininom ko. So, sana nga talagang madadala siya ng gamot kasi sobrang nagagastusan na ako dito sa aking likod. So, dito siya na part, yung part ng aking kanan, papunta na kasi siya sa may balikat, ay sa may batok, yung pananakit. So, medyo kaya isa pang dahilan kung bakit natagalan din tayo ng ating pag-vlog kasi nga super tinatamad ako sa mag-vlog dahil nga lagi nga siyang nananakit. So, lagi akong humihiga. So, kagaya nito, nakatayo ako or nakaupo. Hindi ako tumatagal sa pagtayo. Sumasakit talaga siya. Tapos, sumasabay pa nga yung sitwasyon ng ating tindahan. Sobrang tumal na nga. Tapos, mga siyempre, party ng ating tumal talaga, I expect mo na talaga may mga ma-expired ka na mga paninda. So, nakakasad. Tingnan nyo yung aking chichirya section na dating talagang laging punong-puno. Kung nakikita nyo ngayon is talagang konting-konti na lang. Kasi nga, hindi na ako masyado nga namimili. Lalo na napakatumal kasi natatakot akong ma-expiran din ng aking mga paninda. Kasi sayang din naman pag na-expired. Aanhin mo naman yung puno yung tindahan mo. Diba? Kung na-expired lang din naman, naluluki ka, sayang lang, diba? Tapos, yung mga biscuit ko pa, sobrang konti na lang din yung mga biscuit section ko kasi hindi na rin ako masyadong namimili. Yun nga, halos lahat na ng mga panila ko talagang halos tumumal. Kaya, sa panahon talaga ngayon, guys, super dumarami yung mga nagsasari-sari store. Kaya talagang expect na natin pag talagang dumarami yung ating mga kakompetensya, talagang ang tendency niyan magiging matumal tayo, diba? Lalo na ako, kung yung simula ng January, meron ng bagong tayo nga, yung sabi ko na bagong tayo na natindahan dito sa may kanto, bandang kanan ko. So, tapos, yung dating nagsara na ng tindahan doon sa bandang kaliwa ko, dahil nga dito ako sa Eskinita, kanto-kanto. So, bali, nakapagitna ako sa kanila. Kaya, talagang natatalo ako. So, ganun pa man, hanggat maaari ayokong magpa-stress. Kasi, ganun talaga ang buhay, diba? May
kasama talaga yan sa buhay natin, lalo na bilang negosyante, yung may makakakumpetensya, hindi talaga mawawala yan. Kaya talagang laban lang tayo, diba? Kahit anong dami ng mga pagsubok na dumarating sa atin, kaya hindi tayo kailangan panghinaan ng loob. So, dumarating man tayo sa point nga sabi ko na humihina yung loob natin, sumusuko tayo, pero kasi natural lang yun, diba? Yung lalo na kung mga sunod-sunod ng mga pagsubok yung dumarating sa'yo. So, nandun na tayo talaga na dumarating yung sa point tayo na talagang suko tayo, pero dahil nga may mga anak tayo na umaasa, pilit pa rin tayong dumalaban. So, ipapakita ko lang sa inyo yung ating mga, ito yung ating mga discrete section, and then yung mga, dahil nga sabi ko nga, diba, expect na talaga dahil nga tagtumal, may mga ito na lang yung ating mga chichirya ngayon. So, last, ito yung mga pinamili natin na mga malalaking chichirya. So, kung nakikita nyo talagang kalbo-kalbo na, diba? Ang dami ng mga lagas-lagas sa aking mga chichirya. Kasi nga, sa sobrang tumal din, tapos hindi, syempre, hindi tayo talaga masyadong namimili. So, siguro, almost 1 month na nung namili tayo nitong mga malalaking chichirya, plus itong ating choconuts na to, yung 5 pieces na yan, hindi pa talaga siya nababawas. And then, itong Jimpy natin, na binili natin 5 pieces, tapos meron itong chocolate flavor. So, yun yung naubos, plus ito na lang yung natira sa bali, 10 piraso. So, ito. Tapos, ayan. Ito yung mga to, yung dati pa. So, hindi pa naman expired itong mga to. Ito, bago lang itong criss-cross natin. 2 piraso lang yan. Hindi pa rin siya nababawas. And then, ito, hindi pa naman siya expired. So, October yata ito may expired itong ating bread pan. Ayan. Meron pa natitirang 5 pieces. Hindi. Bali, December pala siya may expired. Tinignan ko yung kanyang expiration. And then, ito bago lang naman itong ating clover. Siguro mga 2 weeks pa lang yan. Plus itong choconuts natin. Plus itong pillows. Hindi pa naman ito expired yung ating pillows. And then, ito. Ayan. So, ito na yung ating biscuit section. Ayan. So, itong ating bingo na to. Bingo yellow. Sa December pa to may expired. And then, itong ating skyflakes naman is sa October na ito may expired this year. So, ang dami ko ng ganito, guys. So, ang ginawa ko, binenta ko dun sa pinautang ko na lang dun sa kaibigan ko. So, ambis na 8 pesos ang bentahan ko nito, 6 pesos na lang binigay ko sa kanya. Kasi nga, may expired na siya ng October. Sayang naman, diba? Kaya, yun na lang. 20 pieces pinautang ko sa kanya. So, nagtira lang ako ng konti. Tapos, nakain ko pa yung iba nito. And then, tapos ito, sa sa January 2024 pa naman. So, next year pa yung rebis ko natin may expired. And then, yung ating Hansel, next year pa yan. Ito, almost bago lang naman itong mga natin. Itong Nissin Wafer Choco. At natin ko 4 pesos ang benta ko, pambata. So, bago lang naman ito, itong mga to. So, ito ko is Wafrets Mocha Bar. Ayan, bago-bago lang yan. So, almost 1 month pa lang. And then, itong ating Pudgy Bar na halos talagang hindi na rin umuusad. At saka yung ating Oreo. Ayan, next year pa yung expired niyan. So, ang pinag-aalala ko, yung papalapit na ng expired din. At saka yung mga na-expired ko nga. Diba? Sobrang nakakasad talaga. Ito, yung ating mga jelly is bago-bago lang yan. And then, yung ating Joey Donut at saka yung ating Chocomocho next year. So, ito, dati talagang fast moving ito sa lahat ng biscuit ko. Number one itong mabenta. So, yung mga madalas kasing bumili sa akin ito is lumipat na sila. Kasi mga student sila. So, lumipat na sila ng kanilang ibang sa ibang lugar
Kaya medyo naging matumal na rin yung aking Choco Mucho na number one fast moving sa mga biscuits ko. And then, ayan na yung harapan natin, oh. Talagang konti na lang yung laman. Ayan. Tapos, ultimo mo yung mga diapers natin. Yung XL lang yung bumibili sa akin yan, isang tao lang. Kasi wala naman masyadong mga baby leaves sa amin. Tapos guys, itong mga napkin ko rin, ayan, halos hindi na rin sila umusad. Nakakaloka sa sobrang tuman. Tapos dito sa ating mga, ayan, yung mga sabon din natin, mga Zone Rocks, ayan, super tuman, nakakaloka. Ayan, kung nakikita nyo yung mga alak natin, hindi na rin ako halos bumibili, halos hindi na rin siya umuusad. Tanggalin na natin mga sharing dito. Ayan, sobrang nagtitipid talaga rin ng mga tao. Plus, nakadagdag talaga na tumal natin yung mga kakumpetensya natin. Diba? Kasi talagang super dumarami talaga yung mga nagsasari-sari store din. Marami ng mga gaya-gaya, Potomaya, na hindi naman natin sila pwedeng pigilan sa kanilang mga gusto sa buhay. Ayan, tapos yung mga candy section natin, ayan na lang. So, yung mga gamis natin, meron pa ako nyan, marami pa ako nyan na na-stack. Ayan. Yung ating latsu-latsu. Ayan, hindi na uso ang latsu-latsu. Balita ko, pinagbawal ang mga latsu-latsu. Tapos, dito naman tayo sa mga kape section. Pati yung mga kopi ko, blanca natin na super fast moving. Super tumal na rin. Ayan, ayan na lang. So, bali yung greatest dyan, itong mga greatest na to, papaubos ko na lang yan. Hindi na rin ako bibili tsaka itong champion natin kasi talagang halos wala nang bumibili niyan. And then, dito tayo sa mga gatas section, yung ating energy, yan, super tumal. And then, dito tayo sa mga noodles. Ayan, ultimo mga noodles talaga super tumal, no? Ayan, so dati yung mga pinamimili ko, tigpit 20 pieces kada mamili ako, ngayon tigpit 10 pieces na lang. So dito wala na tayo ng kulay yellow na pansit canton. Tapos ayan yung ating asukal, yung ating mantika na mga talagang tigpa 5 pesos, mga tingi-tingi 10 pesos ganun. So naging matumal na rin guys. Ayan yung ating mantika na nakaano. So yun yung mga bote, nakabote natin. Hindi ako naglagay dito kasi nga inaakit siya minsan ng aking mga pusa. Ayan yung ating mga delata section, sobrang konti na lang kasi ultimong delata napakatumal. Ayan, itlog na lang ang ating halos umuusad. Itlog na lang. Ayan yung itlog natin. Ayan. Bungi-bungi. Tapos, dito naman sa ating mga debotico section. Ayan. Tinanggal ko na yung dito na nakapatong na tabla ko, nakahoy, kasi hindi na nga ako namili ng mga debote natin dahil aabutan siya ng expiration. Diba? Lalo yung mga sprite ko, may expired na yon. Kaya, binigay ko na yung iba kay mama dahil may tindahan din siya. Nasa kalsada naman kasi yung kanyang tindahan. Kaya medyo malakas siya compare mo sa akin. Cook mismo na lang yung halos umuusa dito sa akin tindahan. Tapos yung mga iba dyan is talagang super tumal nila guys. So tapos nandito na tayo sa nakakalungkot na mga na-expired natin. Yung ating V-cut. So dalawa itong V-cut na na-expired na to guys. Kinain ko lang yung iba. Plus itong nating Nova. Parang 5 piraso yata na-expired ko nito. Ang nakakalungkot lang guys kasi birin mo. Tigi 18 pesos ang bentahan natin yan. Malaking puhunan yung ating mga Nova tsaka V-cut plus yung ating Piatos. Meron din tayong expired yan. Kinain natin. So, lahat-lahat ng mga na-expired ko nitong mga tigi 18 pesos ko kasama ng Piatos at tsaka yung ating ano pa ba yun? Yung o tama, Nova. Meron kasi ako Nova na black at tsaka orange kasama yun sa mga na-expired. So, nasa 13 pieces lahat yung mga na-expired ko na mga tig 18 pesos. Kaya, sobrang nakakalungkot, guys. Diba? Ganito na nga, matumal na nga. Sobrang halos wala na nga tayong benta. Tapos, may expiran pa tayo ng mga paninda. Itong loaded natin, dalawa ito. So, kinain ko lang yung isa. Tapos, itong mga natin, na-expire na rin to kasi September ang expiration nito. So, ito, isa na lang yung natitira. Plus, itong mga natin natin si
10 pesos kasi bentahan ko nito. So, expired na rin siya. Ayan. Tapos, plus yung iba pa natin mga pizzeria ng mga na-expired na mga kinain natin. Hindi ko lang siya sa inyo na i-share agad-agad. Siguro, almost 1 month na itong mga nakatingga yan dyan, yung mga na-expired ko. Hindi ko lang sa inyo na i-share agad-agad. Ayan. Tapos, yung 4 na royal natin na yan. Bali, expired siya pala ngayon, September 23. Diba? So, bali, malapit na, ilang araw na lang, September 16 na tayo ngayon. Sobrang nakakalungkot. Sana eh, bago, pinagdarasal natin, bago man lang ma-expired siya, sana eh, maubos na yan kasi meron pa tayo sa ref ng 1 piraso. So, bali, lahat-lahat ng royal mismo natin is 5 pieces. Tigto 20 pesos ang bentahan natin. So, kung ma-expired yung 5 pieces, kasama yung nasa ref, 100 pesos na naman. Ang oh, ayan guys, bukod dun sa sobrang tumal na nga ng ating negosyo, sobrang nakakasad lang talaga na, di bali na nga sabi nila na talagang ganito na, na matumal, wag lang sana tayong magkasakit, di ba? Pero hindi maiwasan, dumarating sa buhay talaga ng tao, wala tayong magagawa, kundi kailangan na talaga natin kasing ipa-check up. Biruin mo guys, almost 3 years ko nang dinaramdam yung pananakit ng likod ko. Super, ang dami ko nang pinagdaanan ng mga hilot. Yun nga, sabi ko, dumaan na rin tayo sa mga sa bone setter. Talaga nagastusan lang tayo ng sobra. Siguro kung binili na lang natin ng gamot yun, pinagpa-check up, nabawasan pa, diba? O at least kahit pa paano siguro, magaling na tayo. So, wala naman tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay, diba? So, itong mga iti-take natin ng mga gamot, guys. Meron dito na 14 days na iti-take. Ayan, meron dyan na 15 days, 30 days. Ayan, so lahat ng mga gamot na yan, 2,000 na. Diba? Kulang pa kasi meron pa. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang ang ating share for today. Bilang sari-sari store, sa panahon ng mga taghina, wala tayong magagawa kundi dasal lang. Pilit pa rin tayong lumaban. Huwag tayong susuko. Ayan. So, yun lang ang ating masasabi. Nakakaloka man. Pero wala tayong magagawa, diba? May stress lang tayo sa kakaisip na wala naman mangyayari kundi tayo gagawa ng action. Ayan. So, maraming salamat sa aking sa mga walang sawang suporta sa akin channel, lalo sa akin mga ka-whitey friends. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!